guys, oh, yung ginawa nating pantusok sa bagulan, ayan, kung tawagin sa amin. Ayan, or pusit ang tawag ng iba. So, cattle piss in English. Ayan. So, manghuli tayo ng cattle piss dito sa dagat dito. Ayan. Ilagyan ko ito pa kasi maka-aksidente. So ito guys, ito, made ito of compass yung ginagamit ng mga architecture student or mga architect. Ayan, kapag naguguhit ng ano, ng plano. So sirang compass to. Ito ganito, ayan. Ayan, meron ako dito, compass to. So ito, another design ng compass. Ayan o. Another design yan. So, itong ginamit ko, yung sirang compass. Kaya may butas dito. So, yung butas na yun, ginamit ko or in-upgrade natin as sima. Ayan. So, para hindi makawala yung isda or yung cattle piss kapag sinibat natin ganyan. So, hindi siya matatanggal kasi maglalak ito. Ito yung maglalak. So, ayan. In-improvise lang natin to. So, ayan. And then, ito, ipapasok natin dito sa tubo. Pubutasan natin dito, lalagyan natin ng lock. So, ayan guys, ito na yung tubo natin. So, ito ay ano rin. Yung sirang map, alam nyo yung map, yung ginagamit pang map sa floor. Ayan, sirang map. So, made of metal to na tube. And dito natin ilalagay yung ating in-improvise na pangsibat o pantusok sa cattle piss o pwede rin sa isda. Ito na. And hindi ko na pinakita, so binutas natin siya ng magkasalungat. Ayan, so ayan o, ibang side to and then dito, kontra yung isang side. So ito, ayan. So bago natin butasin, itinusok natin ito. Ayan, so tinusok natin yan dito bago natin butasin. So madali lang yan. Ipapasalpak lang natin na ganito. Ayan. Ayan, sinalpak lang natin na ganyan. And then, ayan, mas medyo masikip na. So, hanapin lang natin yung butas. Ayan, pwede tayong gumamit ng pliers para hindi mahirapan. So, hanapin lang natin yung butas. Ginawa natin detachable to kasi bumabiyahe tayo, napakadelikado guys. Nang daladalahin natin ito na andito na sa mahaba kasi may sima ito, baka maka-aksidente. Ayan. So yan guys, naitapat na natin dun sa butas ng tube and sa butas nitong ating pangtusok. And then, kukuha lang tayo guys ng magdadala lang tayo ng lock. Gagawa pa tayo. Ayan. Either tusukan natin ito as a lock, ayan, pwede rin, di ba? Or pwede rin yung alambre na nababaluktot, igaganon lang natin. Ayan, so lock na siya, and pwede natin siyang gamitin na, ayan. Yeah, ayan, so pwede nating higpitan yan. And may pang ano na tayo, pang tusok na ng cattle piss, hindi na yan ba pupunta doon. Ayan. Pwede rin na gagawa tayo ng improvised na lock na medyo presentable naman. So isinampol ko lang ito na pwedeng tusukan ito. Ayan. So gagawa tayo ng lock, papakita ko sa inyo later. So yun, gagawin muna natin yung lock. Dalawang lock, isa dito and isa dito. Ayan, so magkaano siya, magka-contra. Ayan, let's go guys. And then may panghuli na tayo ng pusit or bagulan or cattle piss. Ayan, tutusukin lang natin. Marami dito niyan, marami dito ang cattle piss. So mamayang gabi, manghuhuli tayo ng cattle piss. And try natin kung may mahuhuli tayo. So gawa tayo ng lock. And yan guys, dalawa yung ginawa ko. Ayan. So pipigay natin to sa brother natin.
dalawa kasi ito yung compass, di ba? Dalawa yun. Magkapila yan. Ayan. Yung compass na ginamit ko, dalawa, di ba? So ito dalawa rin. Isa, dalawa. So kaya dalawa yung pantusok. Yung ginawa na rin natin. Yung isa, ayan. Hindi reserva, but ipibigay natin to sa brother natin or sa kapatid natin para gamitin din. Ayan. May asima na siya. So let's go, lagyan natin ang lock. And guys, tapos na natin gawin yung lock. And ang ginamit natin ay didos na pako or size 2 na pako, 2 inches ang haba. Ayan, kaya size 2 na nail or pako. Pinutol natin ito using lagari sa bakal and sa gato, inipit natin sa gato and pinutol natin. So yun gagamitin natin na lock dito. Ayan. Ayan, sir, para hindi mawala, pwede natin siyang lagyan ng pwede tayong gumamit ng rubber or electrical tape. Ayan, so pwedeng lagyan natin ng tape. Ito, ganito. Yung plastic tape. Pwede natin balutin siya para hindi mawala. And then later, kapag nagamit na natin siya o tapos natin gamitin siya, ayan, may lock na, may lock din dito, so kontrahan siya, di ba? Balutin lang natin ng tape or rubber. Ayan, yung hindi ma na kapag nabasa eh hindi matatanggal. So may lock na siya, hindi na siya matatanggal, so pwede na tayo maghuli. So tanggalin ko muna guys, detachable to. And pwedeng ilagay sa bulsa, basta lagyan nyo lang ng takip na hindi kayo matusok or madisgrasya. Ayan. Hindi po ito allowed sa bata. Ayan. Kasi napakadelikado nito. Ayan. Napakadelikado nito. Pakita natin ito. Ayan, napakadelikado niya. Ang kapuras na tumusok yan sa ating. Kaya ingatan po natin lagi. Ilagay natin sa safe. Dalhin natin. Lagyan natin ng ano, ng suklot or takip, kasi para hindi makadisgrasya. Napakadelikado po nito. Kapag bumaon sa katawan ng tao, hindi siya mabubunot, tsak uuperahan kayo. Kaya hindi po ito allowed sa mga bata. Ayan. Professional lang pwedeng gumamit dito. Ayan, so guys, ito na yung improvise natin na panghuli ng cattle paste. So let's go. Manghuli na tayo ng cattle piece. Ayan. Ayan na guys. Tapos na. And dito na yung ating improvise na panghuli ng cattle piece. Ayan, baka maitanong nyo paano ko tinulis to. Kasi hindi naman tulis yung ano na yan, yung compass. So tinulis ko po ito sa grinder. Ayan, grinder. May grinder kami dito. O asahan. Asahan na yung, alam nyo na, yung grinder, yung motor na may bala na panghasa. So doon ko ito tinulis. Ayan. And ito namang sima, tinulis ko to using yung ating maliit na, ayan, may diamond tayo dito or parang grinder din na binabala sa dito sa electric drill. Ayan. So papalitan ko lang tong bala na to na ginamit natin pambutas dito, which is 3mm. Ayan. Papalit ko lang to and then tutulisin na natin to o pwede rin natin pantulis dito. So ayan guys, let's go and let's cut cattle piece. Ayan, so let's go guys. Ayan guys, may huli na kaming dalawang pusi at saka dalawang maliit na isda, hindi naman nasira. Ngayon tayo guys. Ayan, so mamaya makikita nyo may pusit kami, may dalawa na kami na huling pusit, dadamihan pa raw namin. Okay. Ang liit. Ayan.
Ayan. Oo, malaki yung pusit eh. Okay. More cats, more cats. Ayan guys, so umaga na kami pamingwit sa high voltage. May laman yung ano na yan, yung timba na yan. Yung nahuli namin na bagulan. Ayan, so ito na kami sa bahay. Tingnan natin yung bagulan, tingnan natin guys. Guys, yung huli namin, ayan, may pusit. May mga isda, konti lang. Siguro may mga 2 kilo. Lagyan natin sa, ano, lagyan natin sa planggana. Ayan na guys! Ayan, malinis na. Ang laki. Laking bagulan. Ayan, may mga isda pa. Ayan, huli na yung pamingwit. Diba? Pang-ulam na. Nag-enjoy pa. Next time ulit. Mamaya, mamayang gabi, pamingwit ulit tayo. Ito na guys, yung nahuli namin. Ayan, oh. Ayan. Yung mga isda. And ito. Dalawang pusit. Ayan. Ayan. Pusit. Ito yung isa. Medyo malaki itong isa. Ayan. Medyo malaki. Ito. Medyo malaki. And may mga isda. So, ayan yung aming huli. And, siguro mahigit na 2 kilo lahat. Ayan. And, ayan ang aming pinagpuyatan. Ayan. So, guys, nag-enjoy naman kami. And talagang sarap, ang sarap mamingwit. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ayan, nakadikit. Bye-bye, thank you, and God bless us all. Bye-bye.